Hello, hello mga kumare! Welcome sa ating panibagong kabusugan na pwede mong pagkakitaan. Today ay gagawa tayo ng chocolate ice candy at kung interesado ka, just keep on watching! Para sa ating unang sangkap, kailangan natin ng 1 cup of cassava flour o kaya naman ay cornstarch. Kahit alin sa dalawa ay pwede nyong gamitin. And then, i-dissolve lang natin ito sa 2 cups ng water. Kung bago ka sa aking channel, hello hello! Make sure to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa ating mga panibagong cravings. Pag natunaw na yung ating cassava flour, ay itatabi muna natin ito and then i-prepare na natin yung ating ibang mga sangkap. So sa isang kasirola ang arte, kailangan natin ng 10 cups ng tubig or 2.5 liters ng tubig. And then, magdadagdag tayo dito ng isang tasa ng asukal. Pero, pwede nyo yung bawasan at pwede nyo ring dagdagan depende sa panlasa ninyo. And then, imimix lang natin hanggang sa madissolve yung ating sugar. So, sa point na ito, nakapatay pa yung apoy. And then, bubuksan na natin yan at pakukuluan yung ating mixture. So, kaya pinapakuluan natin ay para masigurado natin na mamatay or mawala yung mga mikrobyo kung meron man kasi hindi pa rin tayo nakakasigurado kahit mineral water pa yung ginagamit natin. Tapos pag kumulo na siya ay dahan-dahan nating ihalo yung ating cassava or cornstarch mixture. At pag hinahalo na natin siya, kailangan patuloy lang hanggang sa maging clear na yung ating mixture. And then lulutuin pa natin ito for 2 more minutes. At kailangan patuloy pa din yung paghalo natin dun sa 2 minutes na pagluluto ng ating mixture. And then, pag naluto na siya, tatanggalin na natin sa ating apoy. Para sa ating susunod na sangkap, ihahalo natin yung ating 370 ml or isang lata ng Jersey evaporated milk. So, kaya naghahalo tayo nito ay para mas maging creamy yung ating ice candy. Ayan, makikita nyo naman pag hinalo ko na siya, kahit 3 liters yung tubig natin, ayan, makikita mo pa rin na creamy at hindi malabnaw yung gatas ng Jersey evaporada. At dahil hindi na tayo gagamit ng cocoa powder or cocoa, gagamit tayo ng 2 lata ng Jersey Chocolate Condensed Creamer. Ito lang ay sapat na, hindi mo na kailangan ng food color, hindi mo na rin kailangan ng cocoa or kung ano-ano pa. Meron na rin yung tamis at creaminess. Ayan, makikita nyo naman talagang totoo naman na chocolatey yung ating Jersey Condensed Creamer. So, 2 lata yung ihalo natin sa ating mixture. Pag naihalo na natin lahat ng mga sangkap, ay itatabi lang natin ito and then palalamigin natin siya hanggang sa maging lukewarm na lang o kaya naman ay pagkaya nyo nang i-handle yung init. So, naisipan kong dagdagan ng chocolate chips yung aking mixture. Pero optional na ito, meron ako dito ang Van Houten na baking chips in butterscotch. Pero nasa inyo kung lalagyan nyo, hindi. Pwede rin kayo maglagay ng mga cookies or sprinkles, depende sa inyo. At hindi pala siya Van Houten. Van Houten pala yung kanyang. At alam ko na ngayon kung paano siya bikasin, hindi pala siya Van Houten. Van Houten pala siya. Kaya pala, tinatawanan ako ng iba nating mga kumare at kumpare. Iba pala yon. And then, kapag malamig na yung ating mixture, pwede na natin itong isalin sa ating mga ice candy bag. Pwede kayong gumamit ng embudo or squeeze bottles. Para sa akin, mas madali itong sa squeeze bottles kasi mas less yung mess. At mas madali ring kontrolin pag squeeze bottle yung gamit. Hindi ka na sosobra or magkukulang sa iyong mixture. Hindi ka na rin tatakal. At para makagawa ng ice candy na tigli 5 piso, kailangan yung taas ng inyong ice candy ay nasa 4 to 4.5 inches. Yan.
kailangan ganun lang siya kataas. Pero depende pa rin sa inyo kung anong laki ng eye candy na gusto nyo. Pero yung 4 to 4.5 inches katulad nito ay tigli 5 piso. Ayan. At pwede rin kayong gumamit ng iba't ibang flavor ng Jersey Condensed Creamer. Meron silang melon, meron silang buko pandan, meron din silang ube, at marami pang ibang flavor. Ayan. Ito, nag-experiment ako dahil meron akong natira na chocolate na condensed creamer. Nag-coat ako ng condensed creamer sa labas. Tapos, ayan, ganun yung itsura niya pag merong condensed creamer sa labas. Parang meron siyang marble effect. And then, pag napak na natin lahat ng ating mga ice candy, ay i-freeze lang natin ito overnight hanggang sa tumigas at maging ice candy. Ayan, marami kang pagpipilian na flavor from Jersey. Yan, pwede rin kayong gumawa nung rainbow na ice candy dahil iba-iba yung flavor ni Jersey. Katulad ng ginawa ni Manay dun sa kanyang channel, ilalagay ko sa ating screen yung kanyang ginawang video doon at bongga talaga yon, iba-iba yung kulay niya. So, ayan mga kumare, ready na ang ating chocolate ice candy na walang kokwa. Yan, so yung texture niya super creamy. At lasang ice cream din. Hindi siya icy na parang kumagat ka ng yellow. Creamy talaga siya. At kung mapapansin nyo, dun sa una nating recipe, yung may melon, 1.5 yung aking ginamit dun. So, yung pagkakaiba nila, mas jelly yung texture nung 1.5 na cassava flour. Pero ito, saktong-sakto talaga sa ice candy. Kung ikukumpara ko, mas gusto ko ngayon yung 1 cup lang na ginamit na cassava flour. Kaya okay din yung 1 cup. Pero kung gusto nyo na mas jelly yung inyong mixture or ice candy, dagdagan nyo na lang yung inyong cassava flour. Pero kung ice candy lang talaga at ice cream na texture, ito na lang na 1 cup ng cassava flour or cornstarch yung gamitin ninyo. So ayan mga kumare, sana'y nagustuhan nyo ang ating panibagong recipe. At kung nagustuhan mo ito, please like and follow Jersey sa kanilang Facebook page. Ayan, lagi silang may sale at may promo, kaya i-like at i-follow mo na yan para hindi ka mahuli sa kanilang mga sales sa Lazada o kaya naman ay sa Shopee. Lalong-lalo na ngayon ay nakasale ang kanilang all-purpose cream from 53 pesos, 25 pesos na lang yan hanggang May 31. Ayan. Sana'y nagustuhan nyo ang ating panibagong video at kung nagustuhan mo ang recipe na ito, please like this video at mag-subscribe ka na rin. I-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga panibagong cravings. Maraming salamat sa panonood! Bye-bye!